Hello mga ka-BH TV! Bagong taon, bagong episode na naman ang ihahatid namin sa inyo ngayong araw. Siyempre, ang mga kwentong ito ay tiyak na kapupulutan ninyo ng inspirasyon at panibagong kaalaman. Kaya naman muling nagbabalik ang inyong favorite online TV show, Ang Orgulyo Ko, Balwaan Ko! Samahan niyo kami na pasyalan at alamin ang pinagmamalaking programa at proyekto na tunay ngang nagpaangat dito sa isa sa tinaguriang first-class municipality sa lalawigan ng Camarines Sur, the fascinating town of Buhi. Ang pangalang Buhi ay nagmula sa early Bicol word na Buhi na ang ibig sabihin ay nakatakas? Ang kwento na ito ay mayroong konteksto ng magkapatid mula Albay at nakaligtas sa isang eruption na napunta sa bayan ng Buhi. Ang bayan na ito ay nagsimula bilang isang kolonyal na bayan sa panahon ng mga Espanyol. Nagsimula talaga yung bayan ng Buhi bilang isang pueblo or kolonyal na bayan ng panahon ng mga Espanyol noong mga 1574. Records na nakuha ko doon sa Civil, sa Archivo General de Indias sa Spain, may isang dokumento doon sa tinatawag na encomienda report na sinasabi doon na na-mention na ang ibang mga ang term na buhi or buhi as early as 1574. So, ibig sabihin, nakita na ng mga Espanyol ano ang sitwasyon sa buhi noong panahon niya. So, iyan ang sa pinakaunang dokumento na nakita ko na na-mention na ang pangalan ng buhi. 1574, ibig sabihin, it was placed already under the Spanish control. Pero, isang bahagi ng Spanishization, alam natin, hindi lang yung kino-colonize, hindi lang yung sinosubjugate ng mga conquistadores, ng mga sundalo, yung bayan, pero kailangan din yung tinatawag nating pag-colonize, pag-transform, pag-educate, at pag-convert sa Christianity. Diba? Alam natin sa kasaysayan na hindi lang tayo pinag-subjugate ng mga sundalong Espanyol, pero yung mga misyonero pinadala para turuan tayo. Kasabay pa nito, marami rin ang nakakapansin sa kagandahan at tila kakaibang lingwaheng buhi. Ito ay marahil sa na-preserve ng mga residente ang lingwahe na ginagamit ng kanilang mga ninuno, kung kaya't hanggang sa kasalukuyan ay buhay pa rin ito sa kanila. If you will notice, napaka-unique ng lingwaheng buhi. Yan tinatawag ng mga linguist na may linguistic lake, na para bang lake. Isolated sila. Kung titingnan nyo, ang lingwaheng buhi ay ibang-iba sa ibang mga languages dito sa Bicol region. Bakit ba ganun? Ang teorya ko, kasi sabi ng isang praile, ang mga taga-buhi daw ay may bihirang lumabas sa kanilang bayan. So, ibig sabihin, yung lingwaheng ginagamit ng mga ninuno nila na preserve nila throughout the centuries. Kasi hindi sila nag-i-interact sa ibang mga bayan. So, kung nag-i-interact sana sila sa ibang bayan, for example, pupunta sila sa Naga, most probably maa-apektuhan ang lingwahe nila. Maa-accumulate nila, assimilate nila ang mga Naga words, di ba? So, magiging naginyo na ang lingwahe nila. Pero hindi raw lumalabas ang mga taga-buhi. Bakit hindi sila lumalabas sa bayan? Kasi sabi nung Friday, napaka-abundant daw ng resources ng buhi. Ito, mga 1800s ito, early 1800s. So, ibig sabihin, ang yaman-yaman ng buhi sa resources nila. Kaya yung mga tao kontento, hindi nila kailangan pumunta sa ibang bayan, maghanap ng pagkain, ng trabaho, kasi doon lang sa buhi, mabubuhay sila until old age. Sa ngayon, ang bayan ng Buhi ay isang tanyag at kilalang bayan sa kasalukuyan dahil na rin sa mga programa at proyekto patungkol sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagpapaangat sa kanilang bayan.
ating bayan ay umuunlad sa ngayon sa pangunguna ng ating municipal mayor na hindi siya nagpapabaya. Full support kami sa kanya dahil andyan din ang suporta niya sa legislative agenda. So, maganda ang pamamalakad ni Mayor Lacoste sa ating bayan. So, kaya full support naman kami sa kanya. At dahil na rin sa suporta na ibinibigay ng LGU sa mga proyektong nakalatag para sa kanilang bayan, mas napapadali ang proseso sa pagsulong nito, kung kaya't mabilis rin na napapakinabangan ng mga residente dito. As committee po sa infrastructure at nakapagpasa na tayo ng mga resolution to authorize our municipal mayor to demolish the portion of the Pamuntugan Park. Kung makikita nyo po ngayon, napakaganda na ng aming Pamuntugan Park. And marami pa pong mga resolution na tungkol sa infrastructure na kumbaga mapapakinabangan ng ating mga constituents dito sa Bayan ng Buhi. Bukod rin sa iba't ibang mga proyekto, narito naman ang mga libreng services na ibinabahagi lalo na sa usapin ng kalusugan. Almost all naman ang health services namin ay libre. Nandyan po yung dalawang RHU, RHU 1, RHU 2. Mayroon din kaming birthing facility and yung TB dots. Lahat na programa actually libre sa mga indigent. Pero yung since may mga servisyo tayo na kailangan, may mga taxes and mga fees and tulad ng mga medical certification, yun lang may mga charges. Pero mostly, libre naman lahat ng servisyo. From conception to death, binibigyan namin ng servisyo eh. Nag-iisip pa lang mag-isang dibdib yung babae at lalaki, siniservisyoan na namin hanggang mga anak, hanggang lumaki yung bata sa vaccination, hanggang yung mga servisyong nutrisyon, lahat yan binibigay ng RHO. Almost all naman na health programs mayroon kami. Ayon sa mga volcanologists, ang Lake Buhi ay galing sa isang erupted volcano na nahulog at nakapagbuo ng isang lake. Ngunit kung ang pagbabasehan ay ang opisyal na record mula sa bansang Spain, ito ay hindi pa napapatunayan na totoo dahil sa taong 1641, kasalukuyan na umanong nariyan ang Lake Buhi at ginagamit na ng mga tao bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. Pag napag-uusapan ng Buhi, hindi nawawala sa isip natin ang Lake Buhi. Familiar naman siguro halos lahat na ang Lake Buhi ay ang tinaguri ang home of the smallest edible fish in the world. So, yan po ang number one kung tourist attraction po ang pinag-uusapan. Aside sa Lake Buhi, meron din po kaming mga natural tourist attraction, katulad po ng mga falls, springs, at marami pa po kaming hindi na didiskubre. Marami pa po ang nagsasabi na marami pang mga falls na hindi na pupuntahan. Kaya yan pa po ang isa sa goal ng Buhi na maimapa ang mga tourist destination na ito para maipakilala sa buong Pilipinas and hopefully sa buong mundo. And then aside po sa mga natural attractions, meron din po kaming mga private resorts na ini-encourage po ng aming LGU na makapagpa-accredit sa Department of Tourism. At para matulungan kami bilang private partners ng LGU sa pag-accommodate ng possible influx ng mga turista sa Buhi. Dahil dito, ang lokal na gobyerno ng Buhi ay patuloy naman sa pagsulong ng mga programa na makatutulong sa Lake Buhi upang ito ay patuloy na ma-preserve at maingatan. Bilang ang Lake Buhi po ay isa sa aming natural na yaman ng Buhi na gusto naming protektahan, marami pong mga programang
nakalinya para po sa preservation po at protection ng Lake Buhi. Isa na po dito ang, sa ngayon po, ongoing po ang pag-conduct ng clean-up drive and tree planting activity around po sa Lake Buhi. Isa po ito sa proyekto na isinusulong ng aming gobyerno para po maprotektahan ang Lake Buhi. Isa pa po sa gustong mangyari po ay ang pag-dismantle ng mga illegal structures sa Lake Buhi. Ito po ay para maiwasan po ang posibleng paglala pa ng pollution at pagbaba ng water quality ng lake. Isa pa po sa posibleng tinitingnan po ng aming administrasyon ay ang pag-conduct ng desilting ng Lake Buhi. Kailangan pa ng masusing pag-aaral sa bagay na ito kasi madami-dami po ang dapat i-consider bilang kami po ay protected area ang Buhi. Isa po sa isinusulong ng Administrasyong Lacoste ay ang pagpaparami ng sinarapan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mechanized sinarapan production facility sa aming bayan. Sa presenting taon, ang Lake Buhi ay nagsisilbi pa rin na number one source of income ng mga residente dito. Sa katunayan, dito sa bayan ng Buhi, matatagpuan ang masarap na klase ng tilapia na paborito ng karamihan. Maliban sa sinarapan o ang tinaguriang world's smallest edible fish, kilala rin ang bayan ng Buhi dahil sa tilapia. Kaya ngayon, narito kami sa Paseo del Sur Reception Hall, Sitio Hinulid, Barangay Lourdes, Buhi, Camarines Sur, at makakasama si Nanay Janice upang ibahagi ang isa sa mga tanyag na luto ng tilapia dito sa bayan ng Buhi. So, Nanay Janice, maaari niyo po ba sa aming ibahagi kung ano yung lulutuin natin ngayon at yung mga ingredients na kakailanganin natin? Yes po, ma'am. Anyway po, good morning po sa lahat. And mga mommies, mga tagapanood po. Isishare lang po namin ang aming pong pinagmamalaking dishes ng Buhi. Ang kung tawagin po ito sa Tagalog ay sinanglay. Sa amin po ay picadillong tilapia. So may gata po siya, narito na po, although naka-prepare na po ang ating gagamitin. So mag-umpisa na po tayo mag-prepare kung paano po magluto ng picadillong tilapia. Ganito po, ano po ba yung unang magiging step natin sa pagluluto ng picadillo? Yes po, ang unang gagamitin po natin is ito pong mga bawang, tapos luya, sibuyas, then konting asin, tapos ito, paminta, and then yung tilapia. Ito po. Ito na po. So magpe-prepare na po tayo, and kamatis po. I forgot. Then ito po. Bali, pi-prepare na po natin yung ito doon sa kawali. Ito po. Bali, ibabalot lang po dito yung tilapia. So first po na gagamitin natin. Ganito na po siya. Ibabalot po siya dito sa... Yes po, madam. Ibabalot na po siya dyan sa... Pichay. Petchay. Opo. Bawat po isa nito ay binabalot po sa dahon ng... Petchay. Petchay. So, isang tilapia, ibabalot lang din sa isang... Yes po. Petchay. Opo, yung ano, yung tilapia natin.
Once na matapos na po siyang ibalot, ready na po siya i-cook. Yes, kasama po yung gata. Gata yes, na lang po yung idadagdag natin. Opo, po. Papakuluin siya sa gata. Yes po, madam. So ito na po mga mamis, ready na po ang ating tilapia, nabalot na po. And after po mabalot, ready na po siyang lutuin. So ang iuuna po natin ilalagay sa ating kawali is yung pechay. So ang pechay po, base po sa ano, sa laki, pwede naman po nating putulin. Tapos pailalim to. Tapos ito naman po ay ganito. Ayan. Madali lang po siyang lutuin, mga mamis. Ayan. Para po, ito po kasing mga ganito ng pechay is mas matigas compare sa dahon. Yes, yes po. Ito na po siya. Ganito lang po siya. So, ilalagay na siya. So, mas maraming gulay, mas masarap ang nananay. Yes po. And then, ito po ibababaw na lang po natin kasi medyo maliliit-liit yung kanyang dahon. Ilagay na po natin yung tilapia. Next na is yung tilapis. Ito na po yung binalot nating tilapia. Lagay na po natin. Madali lang po siyang lutuin. After niyan na, pag kumulo na yung gata, mga ilang minutes lang siya ang bago maluto. 15 to 20 minutes po. Mabilis lang. Yes po, madali lang po siyang maluto. Depende po kung ano pong gaano kalakas yung apoy. So ayan. Ready na po siya. Then, ibababaw na po natin yung ating ng mga natirang pechay. Yung mga maliliit. Yes. Para wala pong sayang yung ating mga pechay. Then, after po niyan, ilagay na po natin yung ating mga natitirang sangkap para po hindi po nasasayang. Okay. Nababaw na po natin siya. Yan, very easy lang po ang pag-cook ng tilapia. Then, ilalagay po natin yung sili para kumpleto ang amoy ng sili. Yan. Then, last po, ilalagay po natin yung ating gata. Kakang gata kung tawagin po. Ilalagay lang po natin siya. Yan po. Then, i-open na po natin yung ating kalan. And then, ito po, tatakpan na po natin para sa pagluluto. Tapos after po niyan, hihintayin na lang natin siyang kumulo. Yes po. Hihintayin na lang po natin ang kumulo. And then mga 15 to 20 minutes po, ready na po siyang hanguin. Ayan po. After po ilang minuto, ready na po ang ating nilutong sinanglay. Po, maghahango na po tayo ng ating niluto. Lagyan po natin ng sabaw. Pakiusog po, ma'am. Parang mapaparami ang kanin ko nito, ma'am. And then, lagyan po natin ng okay, nito po yung gulay-gulay. Yeah.
So, ready na po natin. Tikman na po. Yan. So, ngayon, narito na ang ating finished product ng sinanglay. At excited na ako na tikman ito. Yan. So, titikman na natin. Sangkap na nilagay kanina sa tilapia at yung gata is perfect combination. Iba rin naman talaga yung linamnam at sarap ng tilapia na dito mo lang matatagpuan sa buhi. So, approve! Naman malaman natin ang rason sa likod ng masagana at produktibong bayan ng Buhi, halina't kilalanin natin ang kanilang servidor. Dito sa huling parte ng ating episode ngayong araw, makakasama at personal nating makakapahayag ang ama ng bayan ng Buhi na si Mayor Ray P. Lacoste. So Mayor, magandang umaga po. Maaari po ba namin kayong imbitahan na magpakilala sa ating mga tagapanganood ngayon? I am Mayor Ray P. Lacoste of the Municipality of Buhi. I came from the poor family. Ang aking magulang, ang aking tatay, just a mere farmer. And ang aking ina ay a clean housewife. Pero I am the youngest of the three. Pero pinag-aaral kami due to hardship of life. Talagang pinagsikapan ng aking mga magulang na papag-aralin kami. So, I finished the Bachelor of Science in Civil Engineering and I employed at National Irrigation Administration. Then, in 1995, I was encouraged to run for a councilor of this municipality. I won in 1995 and I re-elected in 1998. And again, I ran for re-electionist as councillor in 2001 and I got the top notcher. So in 2004, I ran for vice mayor and I won. So in 2007, I ran for the mayoralty candidate. So I have given a chance by the people of Buhi to be the mayor of this town. Until 2016, and in 2010, I was elected as League of Municipalities of the Philippines, Camarines Resort Chapter. Then by 2016, I ran for the Vice Mayoralty, so I also win. Then today, 2022, I ran again for the mayoralty position, so the trust and confidence of the people of Buhi given me. So again, I am now again the mayor of this municipality. So today, at present, I am also again the president of League of Municipalities of the Philippines, Camarines Resort Chapter. Ngayon kasalukuyan, Mayor, pang ilang terms niyo na po ngayon? So, 3 terms as councilor, 2 term vice mayor, and 4 term mayor. So, kung baga, 27 years na rin ako. Matagal-tagal na rin nanilbihan dito sa bayan. Na. So, maitanong po lamang namin, ano po yung naging motivation or naging inspirasyon ninyo kung bakit ninyo pinasok ang mundo ng politika at makapagsilbi sa iba? Actually, sa pangarap ko, hindi ko pinangarap na maging public servant. Kasi kung titingnan mo yung buhay ko from the very poor family, wala naman ako ipagmamalaki kasi wala naman akong pinagmanahan. But then, nakikita ko kasi yung ano, yung pangangailangan, yung price ng mga kababayan ko. So, talagang pinokus ko lang yung sarili ko na makapagsilbi ng totoo with the transparency and binigay ko talaga yung best ko para makapagsilbi sa bayan ko. Kaya kung titingnan mo,
I was elected at 1995, rank number 3 ako bilang konsiyan. In 1998, again, I ran for councilor, naging top 2 po ako. And in 2001, I was re-elected and I got the top notcher councilor. So, kung titingnan mo, ascending talaga yung sa aking political career. At makikita naman siguro ng aking kababayan yung talagang yung pag-strive ko at saka yung focus ko sa aking pagsilbi sa bayan. So sa inyo pong mga nagdaang termino, kumusta naman po ang naging takbo ng bayan ng Buhi? Lalo na sa inyong pagbabalik since nabanggit niyo po kanina na naging vice mayor kayo at ngayon muling nagbabalik bilang mayor. Okay, sa ngayon, ang daming gusto natin na i-push through. Dahil una, ang dami kong inumpisahan na hindi na ipagpatuloy. So kung titingnan natin, we have the Save Lake Buhi Project now, yung inumpisahan ko nung panahon kasi kailangan natin alagaan talaga yung Lake Buhi because Lake Buhi is napakaganda talaga. The home of the smallest edible fish in the world. So, yung program ko na Save Lake Buhi now project, pinapagpatuloy natin. So, ito yung mga nangyayari ngayon. So, makikita natin na ini-encourage na natin yung lahat ng mga stakeholders, lahat mga NGOs na tumulong na sa akin para mas lalong mapaganda at mapalinis natin, mas lalong pakikinabangan yung lake natin. At hindi lang sa Lake Buhi yung tourism project natin kasi napakayaman ng resources ng bayan na to. We have the falls, we have the lakelets, we have the springs na kung saan kailangan talaga i-develop para naman livelihood, trabaho sa ating mga kababayan. At the same time, hindi lang yan. Ang dami kong pinupustro ngayon. Nung ako nakaupo bilang mayor, nakapag-open tayo ng mga schools dito. Gusto ko kasi lahat ng sector ng bayan namin ma-establisha ng mga schools, particularly yung mga high schools. So, nakapag-open ako nung panahon ng college dito. So, balikan natin yung pag-establish natin ng college dito. Like, for example, the Buhi Extension Campus of Comrades of Polytechnic Colleges. So, na-establish natin yan dito nung ako ay mayor, 2008. So, wala kaming lote na kung saan pwede pagtayuan ng school na yan. So, isinagasa ko yung aking political career. Nag-expropriate ako ng lupa para mapagtayuan ng mga educational facility. So sa ngayon na napakaganda kasi may court decision na kailangan na bayaran ng LGU kasi part na yon na pag-aari na ng LGU. So I prepared a check for 4.1 million. Kinausap ko yung sanggol ng bayan kasi wala pa naman kaming funds pero nag-realign kami ng funds para bayaran yon. Nag-aantay na lang kami ng finality pero naka-ano na yung funds namin na 4.1 million ibabayad yun sa may-ari. Totally, pag-aari na talaga ng LGU Buhi yung lote na yan to establish the CSPC campus at the same time yung Buhi High School. So pagdating sa high school during my time as incumbency as mayor, nakapag-open ako ng sabi ko nga sa mga sectors, nakapag-open tayo ng mga high schools dito sa bawat sector. So para sa akin kasi napakahalaga nito, ma-addressan kasi yung lahat ng mga problema. Social problem, we have the 10-age pregnancy, lumulubo yon. Yung mga juvenile delinquent, no? Kasi halos tumitigil na lang sila sa pag-aaral kasi wala naman talaga capacity yung bawat family na makapag-push through ng pag-aaral. So, ang ginagawa natin, kinakausap natin yung lahat ng concern, like for example, the DepEd, na makapag-establish ng mga schools sa bawat sector. So, nakapag-open tayo noon ng tatlong high school. We have the Salvation High School, the Iraya High School, the Buhi High School. So ngayon, sa term ko ngayon, nakapag-open naman tayo ng another school doon sa mountain sector para mabigyan din, ma-addressan din natin yung mga problema na yan. So, naka-establish natin lang sa Makaangay.
So sa ngayon, kinakausap ko rin yung DepEd na makapag-open again doon sa part ng isang sector namin sa De Los Angeles. If ever na may mag-donate ng lupa, makakapag-open na naman tayo. So yun ang support natin sa education. So kung titingnan mo, may college na kami, may high school kami, at saka yung lahat ng support ko sa education, lahat ng funds sa education, as special education fund, talagang binibigay ko throughout sa kanila. Hindi lang yun, pati yung funds ko na intended for my office, binibigay ko pa rin kung kinakailangan. So yun ang mga ginagawa natin ngayon. So kitang-kita talaga po yung eagerness ninyo na makatulong sa inyong constituents at yung willingness ninyo na makapagbigay ng solusyon sa problema dito sa inyong bayan. So, Mayor, nitong mga nagdaang taon, talagang sinubok tayo ng pandemya. So, pero hindi natin makakaila na may mga proyektong umusbong din naman po, lalo na nitong mga nakaraang taon. Maari niyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito? So, unahin na po natin yung tungkol sa infrastructure development. So, sa infrastructure, hindi lang tayo na contented doon sa funds ng LGU kasi hindi naman talaga kakayanin. So, through linkages, nakiusap tayo sa mga concerns like, for example, the provincial government through the leadership of Governor Luigi Villaverde, Congressman Mix Villaverde, and Congressman Enrique Villaverde na tumutulong, kusang tumutulong na talaga sa amin. So, we made a proposal. So, ayan, nangyayari. Ang daming mga flood controls, roads, concreting of roads, and then mga drainage facilities, and hopefully, ang daming mga event center dito sa Buhi may establish. So, ang daming in tourism, gusto ko talaga ma-push through. Kailangan talaga at least mga viewing deck. Yung Maguindara Resort namin, gusto ko talaga mas lalong ma-improve dahil talaga yun ang project ko ever since na talagang gusto kong pausbungin ang turismo dito sa bayan. So, in tourism, siyempre, revenues, ang dami na pwedeng pagkukunan, no? Revenues na pwedeng umusbong ang bayan ito and trabaho sa bawat buhi. Mga proyekto naman po at programa tungkol sa social services. Sa social services, ito ngayon. Talagang makikita na very broad kasi ang problema sa social services. Number one, we are going to establish the Bahay Pag-asa na kung saan makikipag-agreement tayo doon sa may-ari. Talagang gusto ko, kasi kami lang ata, pag dinalaman namin yung mga may problema ng mga bata sa ibang bayan na kung saan meron sila, hindi natin natanggap dahil pa-intended for them lang yun. Sa amin ngayon, kaya ginagawa natin ito. So, nung mag-usap po kami dito, ang executive meeting and yung Municipal Peace and Order Council, lahat ng meetings namin lumalabas talaga yung problema na yan. So, I decided na mag-upa na lang kami ng isang malaking lugar para doon i-house yung mga bata na yan. At the same time, siyempre, ang daming sinusupport natin sa mga programa na yan, yung mga involved sa drugs na kinakailangan talagang i-support natin, masiro natin talaga dito sa bayan ito. So, ang daming iniisip natin. At the same time, hindi lang yun, yung teenage pregnancy, yung sinasabi ko nga kanina, na ina-addressan talaga ito. Nagpapasalamat po ako sa kay Ma'am Joyce, sa kay Director Joyce ng Capcom dahil all out support dito sa amin to support this program. So ang dami. Ang daming aayusin natin. Ang daming gusto nating ayusin dito sa bayan ito. So kung hindi naman ma-eradicate totally, at least malisin natin. Patungkol naman to sa education and barangay development. So, barangay development, talagang sabi ko nga, continuous yung meeting namin. At the same time, yung support ko sa kanila. Recently, kabibigay ko lang ng 200,000 pesos each per barangay based doon sa mga priorities nila. At the same time, umiikot kami because 12 barangays yung covered ng RCSP, yung Retold Community Support Program, na kung saan ito yung mga identified dati na infiltrated ng communist natin.
So, umiikot kami, na-identify natin talaga ano ba talaga yung mga priorities ng mga problema ng barangay na yan. So, andyan tayo, sinusupport natin. And nagpapasalamat ako dahil sa DILG, andyan po yung support nila. And lahat ng mga NGOs, kailangan na i-support sila, andun po tayo. Kaya nakafocus po tayo. So, na-identify natin, ano bagay talaga yung mga problema nila. So, andun tayo po mapasok. Hindi yung basta-basta na lang tayo papasok kung saan-saan, kundi dapat may susundan tayo yung mga programa na na-identify bawat barangay. So, hindi lang yan. Patuloy po tayo. Ako, patuloy akong umiikot, tinitingnan natin talaga ano talaga yung problema. At kinakausap ko yung barangay mismo na hindi lang tayo nagbabudget. Based on sa kagustuhan natin, dapat i-identify natin ano ba talaga yung mga problema ng barangay. Doon tayo nakafocus. So, andoon ako nakasupervise talaga sa kanila. And every week, nagmi-meeting pa dito sa office ko ng Digaw Barangays. So, syempre, Mayor, kabilang sa sektor ng lipunan, ang mga kapatid nating PWD at senior citizen, ano naman po yung mga programang nakaangkla para sa kanila? Okay. So ngayon, yung support talaga ng national government, andyan, ano? Pero meron din sa amin, the 1% of the funds of the municipality, 50% talagang fundo yan ang senior citizen. And yung 50% of the 1% is intended for PWDs. So ngayon, nagpapareorganize ako ng mga PWDs. Once and for all, ano ba talaga yung mga kinakailangan talagang gamitan ng funds na yan, intended for them. And sa senior citizen, patuloy po tayo na tumutulong talaga sa kanila. So recently nga, sabi ko nga sa budget officer ko, pinag-uusapan namin yung funds na yan. Ako, intended talagang para sa kanila, mabigyan sila yung mga, hindi lang yung namamatayan ha, kundi talagang yung mga kinakailangan mabigyan ng support. Yung funds na yan, intended pala sa kanila. So, medical assistance, financial assistance para sa kanila, ibinibigay natin. So, pag di December, ibinibigay natin. Hindi lang funds nila, yung funds ko mismo ang ibinibigay ko sa kanila. So, mga groceries, ibinibigay natin sa kanila. Pero hindi tayo, sabi ko nga, may mga problema pa na hindi napupunduan ng national government. Yung mga 70 years old na senior citizen na talagang kinakailangan na tulungan, so ito dapat ma-enroll pa natin. At saka yung mga PWDs na talagang kinakailangan na tulungan, talagang ako all out talaga support. Based on our records, talagang sinusupport natin. Opo. So maliban po sa mga programa na naisulong ninyo noong mga nakaraang taon at ngayong taon, ano pa po yung mga future plans ninyo ngayong 2020? Actually, patuloy po. Naghanap po ako at may nakuha po tayo na nag-donate sa LGU Buhi ng 8 hectares para pagtayuan ng housing project and for livelihood and other yung may establish ko yung mga multiplier ng animals parang maibigay natin as part of livelihood ng ating mga kababayan. Meron tayong ongoing ngayon housing project dito para ma-addressan po natin yung mga problema, yung mga nakatirik doon sa mga prone sa landslide and floods. So may aalis natin yun, maibibigay natin yung housing na yun para sa kanila. At the same time, pustro po tayo kasi livelihood nga ang kinakailangan. Nung umupo kasi ako nung panahon, hanggang ngayon, makikita natin that isa sa pinaka-problema ng bayan na to, yung out-migration community. So, ang daming umaalis because kulang ang opportunity. So, ginagawa natin ang paraan. Dahan-dahan kasi hindi naman talaga kaya ng LGU. So, gumagawa tayo ng mga paraan na kung paano maka-stay sila dito as so support ng provincial government, support ng national government na maayos natin. Opo. So, pagdating naman po sa usapin ng turismo, alam natin na ang bayan ng Buhi ay kilala rin dahil sa Lake Buhi. Ano naman po ang mga proyekto na nakalinya ngayon para dito? To develop yung mga potentials natin dito. Like for example, we have the Twin Falls, we have the Baybay Falls, we have Binangkaan Falls, we have the Springs, and we have the Sulphur Springs. Siguro sa pagtutulungan po dito. At the same time, sabi ko nga, ayusin ito because yung Lake Buhi talagang gusto kong ibalik yung dating ganda.
inaayos natin ngayon. At nagpapasalamat na ako ngayon dahil andyan yung support ng Department of Public Works and Highways, ni Congressman Mix Villaverde, ni Congressman El Rey, ni Governor Mix, na kung saan tumutulong na sa lahat ng programa ko to save Lake Buhi. Kasi kung titingnan mo, dito mo lang talagang makikita the smallest edible fish in the world, dito lang sa bayan ko. So napaka-blessed kami na kung saan andito. At saka dito ninyo matitikman yung talagang napakasarap na tilapia dito sa amin. So kailangan talagang i-protect, i-save yung Lake Buhi namin. At saka yung tourist spots dito. Department of... at saka may mga programa pa ako ngayon. Baka sakali ito mangyari na, kasi ongoing na po kami, magkaroon kami ng geothermal power plant. So yung intention ng LGU para bumaba yung babayaran ng mga kababayan ko sa pagbayad sa mga sa electricity. At the same time, siyempre potential din kami na magkaroon ng hydroelectric power plant because meron din kami sa ngayon na so many years na naka-establish na yan, pero gusto ko pa rin madagdagan yung hydroelectric power plant dito to once and for all. Ito makakatulong itong labis dito sa aming bayan. Opo. So mensahe na lamang, Mayor, sa inyong mga constituent, patuloy na sumusuporta sa programa ng LGU. Una, wala naman akong inihiling sa aking mga kababayan, yung pagkakaisa. So the more peaceful and progressive municipality to live in, kailangan magkakaisa, magkakatulungan tayo. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Ray K. Lacoste ng Bayan ng Buhi, ang inyong servidor. Naway nakakuha kayo ng panibagong aral at kaalaman mula sa ibinida nating lugar ngayong araw. Dito natuklasan natin ang kagandahan meron ang Bayan ng Buhi at kung bakit ito patuloy na umaasenso at nagbibigay ng karangalan sa mga residente nito. To keep you updated sa mga susunod pang lugar na bibisitahin kasama ang BHTV, you may follow our social media accounts, Facebook and YouTube channel, BHTV News Philippines. Malay nyo, lugar nyo naman ang susunod naming ipagmalaki. Muli, ito po si Jane De Guzman. Kita-kita tayo hanggang sa susunod nating episode. Dito lang yan sa nag-iisang online TV show sa BHTV, your social media TV. Ito ang Orgulyo Ko, Banwaan Ko!